4, 6. Anim lang ang gagamitin natin sa recipe na ito. Gawin na pala nating 7 dahil natusok ko yung isang saging. Huwag niyong itapon yung natirang saging dahil pwede pa yung kainin. Ilublob natin yung mga saging. Takpan at hayaan nyo siyang bumukal. I don't want a lot more Christmas. I saw mommy kissing Santa Claus. So guys, meron na tayong potato masher kahit hindi tayo magluluto ng patatas. Ay, kapali! At lula po, kapali. Itapon nyo na yung laman dahil balat yung gagamitin natin. Charing. I-mash natin gamit ang potato masher. Mas madali pala talaga ang buhay pag may potato. Link in bio. Maglagay tayo ng kalahating lata ng kondensada. Gagamit ako ng buko pandan flavor, pero pwede kang gumamit ng plain or kahit anong flavor na gusto ninyo. Four cups na all-purpose flour. 1 tablespoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng asin, 5 minutes ng paghahalo, at pag nahalo na natin siya ng mabuti, ganito na yung magiging itsura niya. Huwag kayong mag-alala kung sobrang lagkit ng inyong dough, natural lang yan dahil gumamit tayo ng saging. Kung gusto nyo na mas matingkad yung kulay niya, yung pagka-green niya, ay pwede nyo dagdagan ng food color, pero hindi na ako magdadagdag, pwede na sa akin yung kulay na to. Gagamit ako ng 1/3 cup na measuring cup para dito sa ating dough. Grease din natin ng bahagya yung ating measuring cup para hindi dumikit yung ating dough. Pati na rin yung ating mga kamay, kailangan ay nakagrease din sila ng mantika. Pag nakapag-scoop na tayo ng ating dough, ay maglagay lang tayo ng keso sa gitna. Ikot natin ang breadcrumbs.